Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Melissa, your financial educator. Fans, happy Valentine's Day! Guys, sa video kong ito, ituturo ko sa inyo yung dalawang klase ng ipon. Pati pala sa pag-iipon, meron din klase. Ano kaya yung uri ng ipon na to? Tune in lang kayo kasi sa video kong ito, ituturo ko sa inyo yung dalawang klase ng ipon. Dalawa lang naman guys, kaya huwag kayong maihinip. Tapusin nyo ang video kong ito para another na naman na set of kaalaman ang matututunan nyo sa araw na ito. Ang unang klase ng ipon ay ipon gastos. Itong ipon gastos na to, ito yung nag-iipon ka. Halimbawa, kung gusto mong makapag-ipon, gusto mong mag-travel, let's say, mag-iipon ka ng 20,000 sa loob ng 6 na buwan. Nag-ipon ka and then gagastusin mo pagdating nung date na sinet mo. Katulad, kapag ikaw ay mag-travel, gusto mong magbakasyon, nag-ipon ka for 6 months ng 20,000. Pagdating nung buwan na yon ay gagastusin mo na yung naipon mo. Kaya yun yung tinatawag na ipon gastos. Ang pangalawang klase ng ipon, ito naman yung ipon invest. Itong ipon invest na to, ito yung inipon mo yung pera mo and then hinayaan mo lang. And then, nung nakakita ka na ng isang investment, ginawa mo, nilagay mo na yung ipon mo dun sa investment na yon. So, yun yung tinatawag na ipon invest. Nag-ipon ka and then gusto mo, lumago din yung inipon mo. Kaya ngayon, ang gagawin mo ay i-invest mo. Investment mo dito, pwedeng long-term goal. Yung pangmatagalang goal na kasi gusto mo, yung mapapakinabangan mo ng matagal na panahon, pwedeng hanggang sa ikaw ay tumanda. Halimbawa nito ay ang healthcare na investment, o kaya yung mutual fund na tinatawag, o kaya sa stock market. Kasi dito, long term, kung nag-invest ka, long term yung goal mo dito. Hahayaan mo lang yung pera mo doon hanggang sa lumago, hanggang sa gagamitin mo na. And then, ito na yung nagsisilbi na nagbibigay sa'yo ng passive income. Kahit na tumigil ka sa pagtratrabaho, dahil yung inipon mo ay nilagay mo sa isang investment instrument na kung saan kaya nitong palaguhin na mapapakinabangan mo siya as your passive income. Investing through mutual fund or stock market, hindi ito yung get rich quick na nag-invest ka ngayon after ng ilang taon, sabihin natin next year ay yumaman ka na. Hindi ganun yun. Ang mutual fund or stock market, ito yung investment na slowly, pero as long as pinapagpatuloy mo, surely yayaman ka. Ngayong alam mo na ang dalawang klase ng ipon, mag-iipon ka ba para gastusin lang? Or mag-iipon ka para i-invest din, para lumago yung ipon mo? Laging may option, no? Lagi tayong merong pagpipilian, nasa sa atin lang kung ano yung gusto nating piliin. Ipon gastos, ipon invest. Yan yung mga bagay na napag-alaman ko rin. Kakaaral ko patungkol sa financial literacy. Pagbabasa, pagre-research, sa mga gawain na yan, natututo tayo. Kaya huwag tayong tumigil na mag-aral ng mga bagong bagay na hindi natin alam. Dagdagan natin yung mga kaalaman natin. Kung sa school hindi tinuro yung mga tulad nito, yung mga paraan kung paano ka dapat magkaroon ng financial freedom, tayo na ang gumawa ng paraan, saliksikin natin yung mga bagay-bagay na pwede pang makatulong sa atin para ma-improve yung pamumuhay natin. And good news, dahil yan sa tulong ng International Marketing Group or IMG, yung book campaign na to, yung lagi kong sinasabi guys na pwede nyo ring basahin. Kung gusto nyo magkaroon ng free na kopya nito, yung e-book nito, pwede kong isend sa inyo para mabasa nyo ng libre. Kung paano, i-message mo lang sa akin yung email address mo and then i-add kita para ma-receive mo yung copy nito through sa e-book. Free, libre yun, wala yung bayad. Ang gawin mo na lang, basahin mo naman para lumawak yung kaalaman. I hope na may natutunan na naman kayo sa videong ito. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye! We'll be right back.